Sa pool sa CCTV, ang pagtakas ng sospek na nagnakaw ng isang bisikleta. Habang sa Cavite, patay ang isang dalagita matapos madaganan ng bumagsak na pader. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Ian Suyo. Nagmamadali sa pagpedal sa bisikleta ang lalaking ito sa Blumentritt, Maynila noong nakaraang linggo. Ninakaw niya pala kasi ang dalang bisikleta mula sa isang delivery bicycle rider. Sa pagmamadali, sumemplang pa siya pero mabilis ding bumangon at umalis. Kwento ng biktima, nagpipick up siya ng order sa isang fast food restaurant sa Quezon City nang mangyari ang insidente. Lalabas na po. Doon ko na po napansin na bilas sumakay yung bag niya nakaw tapos nanakay na po yung bike ko. Papunta ng Welcome Rotonda to Espanya po. Isang TNVS rider ang sinubukang tulungan ng working student na biktima, pero bigo silang mahabol ang kawatan. Nagkakahalaga ng 25,000 pesos ang bisikleta. Dahil sa insidente, ilang araw na siyang hindi makapaghanap buhay. Sana po meron po makatulong sa akin para po makapagtrabaho na po. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang nangyari. Agad binawian ng buhay ang 12-anyos na babaeng ito matapos madaganan ng malaking pader sa Barangay Burol 1, Dasmariñas, Cavite. Kinilala ang biktima na si Grace Pauline Sureta. Ayon sa barangay, isang jeep na may kargang paninda ang nawalan ng kontrol at bumangga sa pader ng isang supermarket. Bumagsak ang mga tipak nito sa mga bahay sa ibaba kung saan nagpapahinga ang mga biktima. Bakit po yung jeep tapos biglang umatras? Hindi na na-control ng driver yung pagbulusok patras. Napuruhan sa ulo ang dalagita, nakagagraduate lang sa eskwela. Hindi naman makapaniwala sa nangyari ang tiyahin ng biktima. Nagbabakasyon lamang daw kasi sa kanila ang pamangkin at nanay nito na galing Batangas. Nandun sila sa sala. Yung nabagsakan, nandun siya sa sopa nakaupo. Tapos yung nanay nandun sa may sala nakahiga, ganun. Kaya hindi niya na naano, kasi biglaan daw, ang bilis ng ano, basta narinig na lang nila ng ganun tapos nakita niya yung malalaking tipak ng bato na nakaano na sa anak niya. Nasugatan din ang ina at bunsong kapatid ng nasawi. May 8 pang nagtamo ng minor injuries. Tinutugis na ng mga pulis ang driver ng jeep na posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting to homicide at multiple physical injuries. Pagkadating po namin doon, wala na po yung driver. Ay, nagtataka nga kami bakit hindi po nahuli. Negligence po ng driver po yun eh. So, siyempre nasa loob po ng vicinity ng hypermarket. So, possible may pananagutan din po. Para sa 1PH, Ian Suyo, News 5.